Thanks to that. Okay na. Hindi ko na paulit din sa direct. Pag magtanong siya, he's so into the diba, question, parang problemado siya. Oo, problemado siya na gano'n kakagawa. Sorry, ano yan? Ito, this one. This one. I know. Wow. Ayan, more questions from our dear vloggers, please. Sinong's from that area? Si Jude, my favorite Jude, na laging masungit sa Facebook. Tataray sa editor, sa friend. Go ahead, Dad, Bebe. Kay Direk. Kasi you've directed Mrs. Rial in another channel. And it's a heavy drama series. And then you shifted to this kind of film, which is more difficult to tackle. This one or the heavy drama? Or... Saan ka comfortable? I'm comfortable with anything. Okay. Kasi as a filmmaker, kailangan malalim yung paghuhugutan mo eh. Kung heavy drama, kaya kong mag-heavy drama. Kung itong mga kilig, bagets, I can do that also. Ang level of difficulty, lahat naman mahirap gawin. Mahirap magkwento. Kasi once it's out there, people will judge you kung anong gaano ka o kung anong klaseng filmmaker ka, di ba? And I do not want to be branded as a filmmaker na ito lang ang kayang gawin, di ba? Parang mas gusto ko mas marami tayong kwentong ginagawa at ako maraming kwentong hindi ni-direct, mas maganda, mas rich yung experience kasi like with in doing this Hopeless Romantic, I'm dealing with kids half of my age, they're all in their 20s, I'm in my 40s, so parang ang layo na nung generation, di ba? Parang 2 decades na yung nakakalipas. Ano na ngayon yung klase ng pagmamahal ba ng mga bagets ngayon? Paano na sila magmahal, di ba? Hindi yung na-experience nila ngayon, probably hindi ko na-experience nung bata ko. So I'm learning from them and they learn from me, di ba? So mas happy, mas masaya yung paggawa ng pelikula. Pero direct na direct mga teleserye, Queens, Queen of Pinoy Soap Opera, Diamond Star, di ba? Oo nga, ito yun ang pinaka-achievement. Oo, masarap din naman kasi like me, yung mga veteran actors na nadidirect ko, I learn from them. Diba? Yung parang, ganun pala sila nung panahon nila, o ganun pala yung mga experiences nila. So, it made me richer as an artist sa atin. Okay. Jude, more, Going back to the film, kasi na-mention mo yun na you had to add certain scenes para maging cinematic yung pelikula or yung story. How loyal yung film, yung screenwriting sa book? Ano percentage? 93.72%. Wow. Yung 0.7 yun eh, no? Kasi of course I cannot take that away naman from the fans of the book. Nasasabihin, naku, ito naman si Direk, ako yung sinisisi lagi, di ba? Yung katulad dun sa Diary ng Pangit, sa Talk Back and You're Dead, laging nasa filmmaker yung sisi, kasi ako yung nakalagay dun eh, yung directed by Amboy Ranay. Ganyan, na parang syempre yung fans, they don't realize na marami pa kaming gumagawa nito, hindi lang ako, may writers, may author ng libro, di ba, may producer. So with this naman, I believe that it's yun nga 97.3% nandoon, so very loyal naman kami. Last, so don't question. Worry, okay. Last question, kasi this is your third time to direct the tandem JD, di ba? You've seen them grow, and paano mo sila ma-describe as a tandem now in this particular film? Okay, in terms of acting or in terms of... They have matured, and ever since we started doing Diary ng Pangit,
hanggang Talk Back and You're Dead, and then this one, nakita ko kung paano sila nag-grow as performers, as actors, and as people. Yung ang pinaka-importante sa akin kasi yung friendship na nabubuo nilang dalawa, and also yung friendship naming tatlo, at yung individuality nila, at yung friendship ko dun sa kanila as an individual. Yun yung mas I would keep that for the rest of my life, di ba? Because stars will fade, di ba? Pero yung friendship, yung truth ninyo for each other, yung bonding ninyo, nobody can take that away from anyone, di ba? So this film, pag pinalabas at kumita at naging successful, they will move on.